Hi, ako pala si Remy, o mas kilala bilang Rem. At ito ang buhay ko. Hilig kong gawin ang mga bagay na ito na palaging nagbibigay sa akin ng lakas at kakayanan sa araw-araw. Lubos akong nagpapasalamat dahil kung wala ito, hindi ko malalasap ang saya at maaaring hindi ako rin alam kung saan ako mapapadpad. Salamat din sa mga kalaro ko na patuloy ang support sa bawat laro na tinatahak ko. Ito'y lubos kong kinatutuwa at ramdam ko sa puso ko na ito ay bubuo sa aking pagkatao. Anak, alam ko naman na lumalaki ka na at hinahanap mo ang mga bagay na magpapaligaya sa iyo. Hindi kita pipigilan sa mga desisyon mo sa iyong buhay, pero bilang isang magulang, sana'y maintindihan mo na palagi kitang gagabayan at mamahalin. Hindi kita papabayaan at nandito lang ako kung may mangyari sa iyo. Alam ko na mabuti kang anak. Kailangan mo lang idinggin sa loob mo ang tama at pipiliin mo iyon para sa ikabubuti mo. Sana'y marinig mo ang mga sinabi ko sa'yo. Hindi na magbabago ang pagmamahal ko sa'yo, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Ingat pala sa practice nyo and good luck. Uy, si Remy! Okay, master! Sorry, huwag maglaro ngayon. Practice naman tayo. Saan pa pupunta? Importante kasi yung pupuntahan ko eh. Punta ako ng SEM. Huwag na pumunta doon. Sorry talaga guys, hindi ko talaga kaya. Punta na ako ha, ingat kayo. Kaya naman. Uy, nandyan pala kayo. Uy, Kevin! Dito ka pala. Tara, laro tayo pre. Magandang gabi sa inyo brothers and sisters. May gusto akong i-share sa inyo at maaring hindi siya kaugnay sa lesson natin. Kaninang umaga, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng aking ina sa bahay dahil hindi ko lagi ginagawa ang mga bagay na inuutos niya sa akin. Umalis na lang ako kasi may groupings na naganap at nag-send siya sa akin parang advice at naramdam ko na pag-guilty ako. At na-realize ko na may mali akong ginagawa sa mga kilos ko. Parang nagkaroon ng boundary between sa akin at sa aking nanay. Brothers and sisters, if you feel na nakagawa tayo ng mali, gawin natin ang best natin, maitama iyon. Dahil iyon ang bond ng love natin sa ating kapwa. Naramdaman ko ang promptings ng Holy Spirit. Nakaramdam ako ng mali sa society natin na bawat isa ay may kanya-kanyang agenda sa buhay. Pero sana huwag nating kalilimutan na tao rin tayo at ginawa tayo upang magmahalan bilang magkakapatid. Kailangan tayo ng mga mini-minister natin o baka mismo tayo makakailangan din sa kanila. Hindi naman bawal ang paggamit ng mga gadgets kung iwawasto natin ang paggamit sa tama. Inaasahan ko na pagtapos ito,
may mapulot kayong aral at maramdaman nyo rin ang mali ngayon. Iyon ang dahilan ko para i-share ito sa inyo dahil alam ko na sa atin manggagaling ang pagbabago. At iniiwan ko ito sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Love is more than just a word, it's more than just a feeling in our souls. Love is why he came to earth, to be the hope we turn to when we feel alone. We can love. Hindi kong gawin ang mga bagay na ito na palagi nagbibigay sa akin ng lakas at kakayanan sa araw-araw. Lubos akong nagpapasalamat dahil kung wala ito, hindi ko malalasap ang saya at maaaring hindi ko rin alam kung saan ako mapapatag. Salamat din sa mga youth na patuloy akong sinusuportahan sa bawat pagsubok na tinatakot ko. Labis ang aking kasiyahan at ramdam ko sa puso ko. Ito ang bubuo sa aking pagkatao. Hi, ako pala si Remy at ito ang buhay ko. Yes, yes I can.